former President Duterte, meron pong mahalagang pasabog tungkol kay President Bongbong Marcos? Nako, mga sangkay, ano kaya ito? Ito na nga, ang ating former president, nagparamdam na naman, mga sangkay, no? Mayroon po siyang mahalagang pasabog sa mga Pilipino tungkol kay PBBM. Naalala ko dati yung mga pasabog niya, sinasabi niyang weak si BBM o kung ano pa ang sinasabi niya kay Bongbong Marcos. Pero ito, mga sangkay, naiiba yung pasabog niya ngayon. Ito. Ayan. Sabi po dito, tapos na ang eleksyon. Ito ay sinabi ni Fprrd, mga sangkay. Tapos na ang eleksyon. Mapasa anong partido ka man. But we have to support the government. You have to support the president, PBBM. Yan lang naman, mga sangkay, yung pasabog ng ating dating pangulo. Dati, bago mag-eleksyon, di ba? Na may mga parinig po siya kay PBBM, but part of the game. Mga sangkay, sige, sakyan na po natin, part of the game. Kasi makikita po natin yan ngayon, no, di ba? Pinapakita niya ang kanyang 100% support sa ating presidente. Hindi po siya katulad ng mga iba. Halimbawa na lang, yung mga dilawan talaga na talagang sinaniban na ng pagiging kultong dilaw. Talagang kahit na anong mangyari, anti-BBM kami. Diba? Ganun po yung mga dilawan talaga. Pero itong si former President Duterte, ayan po, nag-i-encourage sa atin, sa mga Pilipino, that we have to support the government. Pero ang masasabi ko lang, ang susuportahan natin, si BBM at Mayor Inday Sara lang. Wala pong halong iba. Or sabihin na natin si PBBM lang. Wala pong halong ibang si given na si VP Inday Sara. Given na si VP Inday Sara, nakakampi talaga ni PBBM. But I'm talking to Marcos administration. We have to support the Marcos administration na wala pong halong ibang apelyedo. Kasi alam niyo mga sangkay, may mga humahalo kasing apelyedo dyan na gusto mag-ebas-ebas dyan . Diba? So, kay PBBM lang. Tayong mga supporters ng mga Marcos, kay Marcos lang tayo. Hindi tayo susuporta sa iba. Sa kung sino man, dyan ang ano. Kasi, alam nyo, from the start, lalo na ako, mga sangkay, ang tagal kong ipinaglaban ang mga Marcos since nung hindi na po ako naging dilawan. Nandito rin po sila. Bakit naniwala po sila? Dahil nga po nakita nila ang brand and quality leadership ng isang Marcos. Okay? Yung brand at saka quality. Kasi pwede naman gumamit ng brand, di ba? Mga Peking brand. Peking Nike. Peking Adidas. Peking brand na ganito. Pero ang quality, fake. Okay? So dito po tayo sa quality na Marcos leadership. Ito ang sinasabi ni President Duterte na we have to support the President PBBM. Not anyone else, hindi ang kung sino man, si Bongbong Marcos lang. Okay, dahil siya po ang tatayo. Kaya Mr. President, PBBM, suportado ka namin ang apelyedo mo, ang quality ng isang Marcos leadership. Hindi po sa iba. Hindi po yung mga tsumutsutso sa iyo. Sa iyo lang. Sabi po ni Fprrd, kung hindi ka bumoto, that's not the point. Hoy. The point is, siya yung choice ng people. By large million, sila ni VP Inday Sara. Pare, di ba? Diyos mio, 31 million, 32 million. Ganun po kalaki ang boto nila PBBM at VP Inday Sara. Diba? Pero itong mga dilawan ngayon, hindi pa rin makamove on, diba? Naghahanap pa rin. Si LENI ROBREDO nga . Diba? May ginawa na naman umano dun sa ano? Ibang bansa. Nanira daw. Ewan ko kung totoo yun. Pero yun nga daw po ang lumalabas. So, ganun lang mga sangkay. In-encourage, hinihikayat ni former President Duterte na magkaisa tayo. Siya yung binoto ng pangkaramihan. Pero magkakaisa tayo, mga sangkay, para kay Bongbong Marcos. Ang mahal na Pangulong PBBM, may
utang na loob ba sa mga igurot na dapat niyang tanawin? Okay? Kasi ang kasabihan, ang sino mang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan o pinagkautangan, hindi makakarating sa paruroonan. Bakit ko natanong yan? Kasi dito sa nangyari kay General Bantag, parang iniinsulto ng gobyerno through kay Boying Rimulya ang katangian ng mga igurot. It's a direct insult to the integrity, character, goodness of the igurot. Kaya natanong ko yun. Sa akin, may dalawang utang na loob ng Marcos family, include the PBBM sa mga igurot. We discuss ko ngayon. Una, yung during World War II. Pangalawa, itong nagdaang Mayo 9 na election. Okay, unahin natin sa World War II. Marami akong naririnig na kwento, mga civilians na tumulong kay Lieutenant Ferdinand Marcos Sr. Either itinago nila, naligtas sa buhay niya sa kamay ng mahapon, or ginamot siya dahil sa kanyang mga sugat na natamo. So ito ngayon, nakakuha ko ng detalyadong pagtulong ng isang igurot na taga Ifugao, katribo mismo ni General Bantag. Detalyado, nabasok ito ko sa comments dahil nag-vlog ako kahapon tungkol sa isang igurot warrior, si Lieutenant Antales, na katapos siya ng US Ranger Course, one of the hardest training in the world. Kaya mabuhay ang mga igurot. Okay, ito yung comments na nabasa ko. Pagtulong ng isang taga-Ipugaw kay then Lieutenant Ferdinand Marcos. Okay, Shining Gold 5310, yun ang kanyang account name. Basahin ko ha. Salamat, Shining Gold. Kahit si President Marcos noong World War II, okay, tinago ng taga-Ipugaw na matandang lalaki noong hinabol ng mga hapon, kasi isa siyang sundalo noon, yun, si Lieutenant Marcos. Tinago ng matanda si Marcos sa kalaong, iyong pinagbabayuhan ng palay na parang kabaong, kasi di pa uso ang rice mill noon. Kaya noong dumating ang mga hapon na naghahanap kay Marcos, wala silang nakita. Tapos nagtanong kung saan pumunta. Ang matanda, ibang daan ang itinuro niya. Ma-interpreter siguro. Kita niyo si yung guerrilla o sundalo. Nandun. Tumakbo, papunta doon. Oh, nagbigay siya ng direksyon. Yung pala, nandun, nakatago sa kalaong. Okay. Tuloy ko ang comment. Noong umalis ang mga hapon, sa kanya itinaas ang kalaong at lumabas si Marcos. Oh, binaliktad na siguro. Ganun, no? Sir, labas na po kayo. Umalis na yung hapon. Galing. After World War II, noong naging presidente na siya, tinawag niya ang matanda at tinanong anong reward na gusto niya. Nako, maging emotional na naman ako. Dito ko makita, kasi marami na akong ibang kwentong na nabasa o narinig ganito. Yung si Marcos Sr., marunong tumanaw ng utang na loob. Yung mga tumulong sa kanya noon talagang pinahanap. Kami sa bayan namin ng Bangar noon yun, merong matanda doon, si Tatay Cosme. Tinulungan niya si Lieutenant Marcos, ginamot niya yung sugat niya at nirecognize ni President Marcos. At ito, matanda sa Ipugaw, katribo mismo ni General Bantag, nagtanaw ng utang na loob si President Marcos. Pinatawag sa Malacanang, tinanong anong reward, o di ba? Pag ano yon, pag tanaw ng utang na loob. At ito ang sagot ng matanda. Ang suggestion ng matanda ay magpatayo na lang ng hospital bilang reward. Okay? Kaya, sabi ni Shining Gold, kaya nagkaroon ng Panopdupan District Hospital. So, I'm sure nandun pa, Panopdupan, I guess, isang bayan sa Ipugaw na taga doon itong matanda
at doon ipinatayo ni President Marcos yung reward ng matanda sa pagligtas kay Apollo, kay Marcos. O, dagdagin pa niya, o. Kaya dyan mo makita na hindi interesado ang mga igurot ng pera, kundi kapakanan ng maraming tao ang iniisip. Kaya masakit sa aming mga igurots na pinabayaan ni PBBM ang aming kailan na si General Bantag. So, pasensya na po kayo. Naging emotional na naman ako. Kasi damandam ako yung sakit na nararamdaman ngayon ng buong Iguro tribe. Dahil yung ganyang paratang kay General Bantag ay isang insulto sa pagkatao ng isang Iguro. Ang dami ko nang nakadaupang pahalad na Iguro sa military career ko at saka sa civilian na friends ko. Wala pa akong nakita, although hindi sila perfect, okay? But wala pa akong nakita na igurot na buluyagon kung sa Bisaya o pasaway or ano. Lahat ng nakasama kong igurot are good people. Maasahan mo, honest, hardworking, matapang, mabait. Kaya, grabe kung anong. Anyway, ang may kasalanan nito, si Boying Rimulya. Dahil siya ang nag-feed ng masamang information kay President Marcos. Sana naman, mahal na Pangulo, pinagdarasal ka namin na sana maliwanagan ang isip ng ating Pangulo kung ano talaga ang tunay na pangyayari sa Bucor, lalo na itong kaso ni kapatid Percy Lapin. Ako, again, yung paniniwala ko, paninirang puri lang ito kay General Bantag. Ang may kagagawan sa Lapin case ay ang mga narco-politics na nasagasaan ni General Bantag at gusto nilang tuluyan ng mawala si General Bantag. Hindi lang sa Bucor, kundi sa buong gobyerno. Bakit nagkakamali sila? Darating ang panahon, babalik si General Bantag, hindi na sa Bucor, kundi sa mas mataas na poder ng gobyerno na lalo siyang makatulong sa pagsugpo ng droga at lalong makatulong.